Ito mga kaprobinsya, bali yung nililinis natin, yung puno lang ng nyug. Ayan, yan yung mga lilinisin pa natin. Hanggang doon sa taas, ito namang mga natutuyo na nadamo, yan ay pina-spray natin. Kaya madali na nating malinis yung mga puno ng nyug. Mga kaprobinsya, ito yung area 1 namin na maraming bagong tanim na nyug, pero hindi masyadong nasikaso gawa ng napakahirap kumuha ng tao para maupahan. Yan. Sa kabila, ayan. Ayan mga kaprobinsya, kung mapapansin nyo, itong mga nyug ay yellow ang dahon. Kasi itong naging epekto pagka ang nyug ay hindi na abunuhan, tapos kulang sa linis ng area. Ayan yung mangyayari. Ganyan. So, kulang din siya sa pataba. Ayan. May bunga pero payat. Ayan. Ayan, naging epekto ng nyug na walang abuno. Gagawin natin dito, mag-uupa tayo ng tao na magtatabas para maabunuhan natin. Ayan, marami pa ito mga kaprobinsya, hanggang dun sa ibaba. Naabot na ako ng ulan sa pagtatabas ng damo. Tuloy na lang kahit maulan, maliligo na lang mamaya. Nakatsamba ulit tayo ng nyug na ano, mababa lang. Kukunin natin to, ang merenda natin. Tara. Ang kalaking bunga ng nyug mga kaprobinsya, pero itamis na sa bawal nito. Ah, parang may asukal. Tamis. Sa bawal ng bunga kayo mga kaprobinsya. Tapos yung balat, ibig sabihin pagka lumaki talaga to, malaking buko ito. Okay, ayun muna kayo ng buko mga kaprobinsya. Basa na ako, basang basa. Sabon na ang ulan. Ayun mga kaprobinsya, may bunga siya pero payat yung puno ng nyug kasi kulang sa abuno. Yan yung problema, yan yung nagiging epekto pagka hindi naabunuhan yung puno ng nyug.
yan mga kaprobinsya. Ayun yung natapos nilang tabasin yung dalawang tao na pinupahan namin. Pangatlong araw nilang nagtatabasin. Ang bilis nilang magtabas ng labo. Ayun sila. Dalawa lang. Ayun. Pinatabas natin to para makabunungan. Tapos meron na rin kukuprasin ito. Ayan, marami na ding bunga itong mga nyug dito. Pagkatapos nilang tabas ito kukupras. Isang linggo ang kontrata nilang pagtatabas dito. Yung mga kaprobinsya, yung malaking puno yan ay puno ng nara. Centennial na yung nara ito. Ayan. Maraming tabla tayo makukuha dyan. Papagawa natin ng lamisa. Ano, laking puno. Ayan. Tapos sa taas may mga ipil-ipil pa siyang kasama, yung mga malalaki din. Ayan. Ito mga kaprobinsya, nag-apply tayo ng gamot para panlaban doon sa mga kulisap na dumadapo sa ano natin, sa mga prutas natin or puno ng nyug. Ayan. So itong tinry ko mga kaprobinsya, Mycobam. So i-focus ko na lang para mabasa ang description niya. Ayan. Tapos ito yung direction for use. Ayan. Meron din siyang expiration, September 19, 2021 yung expiration niya. So, ito, ayon sa direction niya dito, 1 cup lang ng soft drinks ang ilalagay natin sa bawat puno. Meron ding nakalagay dito na gamitin siya sa forest trees, fruit crops, ornamentals, except daw yung orchids, agricultural crops. So pwede sa nyug. Ayan. Mycobam ang pangalan. Ito yung ginamit kong takot ng soft drinks. Ayan. Isang ganyan ang ilalagay natin dito. Isang ganyan. Tapos lalagay natin dito sa butas. Yung layo nya ayon sa description ay 8 to 10 cm. So, tatantiyahin na lang natin kung ganyan kalayo. Ayan. Ito yung puno nya. Tapos dito ako nagbutas. Lalagay natin ganyan. Ayan. Titingnan natin kung ano ang epekto nito sa mga nyug natin. Ayan mga kaprobinsya, yung mga paglalagay pa natin dito sa mga wala pang masyadong bunga. Tapos isasalin na rin natin sa paglalagay nitong gamot na ito yung mga may bunga na rin, yung mga puno na nyug natin.
Ito mga kaprobinsya, uwi na kami. May nadaanan tayong gulay. Paku. Ito yung tinatawag na paku. Kukunin lang natin yung kalbo. Tumutubo lang ito sa mga gilid na nga. Sapa-sapa. Tinatawag. Ayan, may kunting ilog dito. Ayan o. Ang umulan. Ganito karami yung nakuha nating pako. May gulay na tayo mamaya pang hapunan. Ayan siya mga kaprobinsya. Ayan mga kaprobinsya. Ayan yung natapos sila tabasin. Ito. Baba. Ayan doon sa taas. Ayan doon sa looban. Pang 5 days nilang nagtatabas ngayon. So malawak na rin yung natatapos nila. Ayan sa bandang taas na yan. Ayan yung pagkukunan natin ng kupras. Ayan mga kaprobinsya. Bali itong nasa baba. Ay ito yung mga bagong tanim pa. Yan. Oh, maraming salamat sa inyo mga kaprobinsya sa patuloy niyong pagsuporta sa mga video na ginagawa ko. Ingat kayo mga kaprobinsya. God bless.